He will fill you. That was last year. Hindi ko po alam na ito palang si Susan ay comatose at tapos tinanggal na lahat yung tube and given 2 days to live kasi nag-collapse na yung kidneys and vital organs. Tapos, pagkasulat ko, pumunta sa hospital, pinulungan ng kapatid. Sabi niya, Father Suarez, have a message to you. Ang sabi niya, Susan, trust Jesus, He will heal you. In a minute, she opened her eyes. Bukas po yung kanyang mata, nag-meet po kami. After 1 year, buhay, na discharge na reversion kidneys. Ang hindi nila maintindihan, kasi prepared na po yung funeral. Naka-prepared niya kasi binigyan na lang ng 2 days kasi after removing the tubes and they're all ready to die. So, ibig ko pong sabihin sa mga nandito, huwag po kayong distrust Jesus. And this is what I'm always promoting, no? Hindi po ibig sabihin kayo'y nagkasakit, you are sick, you're going to die right away. My advice to you is just enjoy, keep praying, and live life to the fullest. I will teach you on how to face sickness. Paano ba haharapin ang sakit? Yan po ang tanong ng marami. Face it the way it is. Harapin mo lang ang reality day by day. Do not exaggerate and stop worrying. Kasi just think of today. Isipin nyo lang yung ngayon. Huwag nyo munang isipin bukas, hindi pa natin alam ang mangyayari. That's how we should face life and death. Face it in reality and with reality. Just face reality. What is real, face it. Kung ano lang ang nandyan, and you will survive it. Okay? Stop having this kind of self-pity. Huwag kayong madidepress. Sabi nga ni Padre Pio, hope, pray, and don't worry. Napakaganda na sinabi ni Padre Pio. Hope, pray, and don't worry. So I want you to close your eyes. We will do the general healing prayer. Kakantahin muna natin ang Come Holy Spirit, I need you. Come Holy Spirit, I need you. Come Holy Spirit, I pray. Your own special way.
Lord to use your own hands to heal you. Merciful and loving God, you call these people by name. Pinaparito mo po sila. May tagalito na punta pa galing Japan just to attend here. Galing America, Canada, para lang makarating dito at makapagpagaling. Lord, touch that person right now who are suffering from severe headache. May migraine. Lord, meron dito masakit ang ulo, nalalagas ang buho. Touch that person right now. That's their eyes, yung may mga glaucoma, may cataract, malabo ang mata, may detached retina. That's their eyes, their ears, marami dito, Panginoon. May tinnitus, may vertigo, suffering from hearing loss. That's that person. Lord, yung mga may cancer, breast cancer, mayroon dito, may tubig ang baga. Lord, that's that person right now, pagalingin mo po. Yung mga na-stroke, na-paralyze, hindi makalakad. Yung mga nag-chemotherapy, those who are suffering from severe back pain, knee pain, shoulder pain. Pagalingin mo po yung mga may asthma, suffering from arthritis, gout, heart ailments, suffering from kidney problems, may prostate cancer, nagda-dialysis, may fatty liver, masakit ang tiyan, may endometriosis, hindi magkaanak, suffering from tuberculosis, UTI, epilepsy. Lord, nandito sila ngayon. May mga nerve problems. Dala namin ang litrato na pangawal namin sa buhay na hindi may sakit, hindi makarating dito. Yung mga may skin asthma, skin allergy, skin disease, bone fracture, baspasan mo po yung mga naging chemotherapy, masakit ang likod, tubo, bago. Baspasan, pagalingin, at palakasin. As we ask intercession, Our Lady of the Assumption, as we pray, Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners now and at the hour of our death. In the name of the Father, and the Son, and the Spirit. Amen. Palakpakan natin ang ating